Welcome sa Lantau TV. Ngayon ay re-review natin itong TP-Link AAP225 at isi-set up natin sa ating piso Wi-Fi. So, unbox na po natin. Yung price nito sa Shopee, nasa 2,900. Pero pag mayroon kayong mga voucher, siguro makaka-discount kayo. Ito po yung ating antena, no? So, parang same lang siya sa ating AAP110. Yung kasama sa box, no? Yung dalawang antena, yung power cord, at saka yung mounting screw at mounting bracket, at saka yung PoE injector adapter. Yung adapter nga pala nito ay parehas lang sa ating TP-Link AAP110. At saka dito sa ating CPE 510. So, halos or same lang talaga yung ating adapter. So, ayan. At saka compatible po ito sa lahat ng device nito. Yung nakikita nyo sa screen. AAP110, CPE 210, CPE 510 or 610. No? So, compatible po yan yung ating adapter. So, itetest po natin ngayon sa ating converged na 200 Mbps. Yung speed na umaabot sa 5 GHz ay nasa 867 at yung 2.4 GHz naman ay nasa 300 Mbps. At saka yung distance nito ay sa 2.4, 200. At saka yung nasa 5 GHz ay nasa 300 plus. Open field po yun or wala pong harang. So, ayan yung kanyang speed test. Medyo hindi niya po na-reach yung 200. Ito nga pala ay yung default, no? Default configuration niya. So, hindi pa natin na-reset. So, itry natin mamaya i-reset using yung Omada app. Or pwede nyo naman siyang i-reset through sa ating web browser or sa kanyang pin. Ito po yung ating Omada app. So, ilalagay ko na lang po yung link sa Play Store, no? Available po to sa Play Store. So, punta lang po tayo dito sa baba, no? Mayroon ditong reset. Pindutin lang po yan. Tsaka magpa-factory reset na po yan. So, okay. Na-factory reset na natin. So, connect na po tayo. At tsaka speed test po natin. Kung ganun pa rin yung kanyang speed, no? So, ayan, umabot po sana siya ng ano, no? Mga 180. So, yan po yung kanyang default configuration. So, tapusin lang po natin yung speed test at proceed po tayo doon sa setup para sa ating piso Wi-Fi. Kapag mayroon kayong mga TP-Link na mga access point antenna, mas maganda po kasing gamitin yung Omada app. So, makikita mo kagad doon yung mga user at saka yung ating iba pang settings. So, ayan, medyo mababa po yung ating speed test. So, yan na po yung after reset natin, no? Ng ating configuration. So, medyo mababa pa rin. Okay, proceed po tayo sa ating setup, no? I-type nyo lang yung TP-Link EAP.net. At may lalabas dito na login. So, yung login default nito ay admin at saka admin. So, ayan. Nakapasok na po tayo. So, kailangan natin na i-set up yung bagong user or new account. So, depende na po sa inyo yan kung ano po yung ilalagay nyo. Sa akin, admin pa rin. At saka yung password ko siguro yung madali lang matandaan. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay na yan. Or depende na po sa inyo yan. So, dito naman sa 5 GHz, no? So, ilalagay po natin yung ating piso Wi-Fi SSID. So, yung nilagay ko dito, hindi na po ako naglagay ng 5G or 2G. So, same SSID lang lahat. Lahat ng AP ko ay same SSID.
at lagyan po natin ito ng password para masave po natin. Tsaka magre-reboot po yan. Sa mga nagtatanong pala kung bakit hindi ko po nilagyan ng 5G, yung 5 GHz SSID, dahil sa mga phone na mayroong 5G GHz, no, mayroon po dong settings na ipa-priority niya yung mga 5G SSID or 5G connection. At saka kung hindi naman siya kukonnect doon sa 5G, kung mahina yung 5G natin, ay automatic din na kukonnect siya sa 2.4G. So, login po tayo dito sa ating ginawang SSID. So, may password po yan. So, tatanggalin na po natin yung password. So, punta pa din tayo doon sa tplinkaap.net. So, ayan. Or refresh lang po natin. So, ayan. Nakita na po natin yung ating device information sa status, no? So, click lang po natin dito yung wireless. So, makikita po natin yung 2.4 at saka yung 5 GHz na settings para sa ating SSID. So, pindutin lang po natin yan. I-edit po natin. Dito sa security mode, none lang po natin. Dapat mapindot natin yung OK. Dito kasi nag-error ako, hindi ko siya napindot. So, dito ko siya napindot sa ibaba, yung advanced settings. So, sa 5G naman, so, i-click lang po natin dito sa taas. Yan. At saka, ganun din yung gagawin natin sa security. Lagay lang po natin siya sa none. At dito sa channel, depende na po sa inyo yan kung ano po yung pipiliin ninyo. So, ilalagay ko lang siyang auto kasi isa lang yung AAP225 ko. So, depende na po sa inyo yan. So, pag-click ng OK, na-save na po natin, no? Pag-click ng OK, magre-restart naman po yung ating connection. Or nag-fail siya nga, oh. Nag-fail na siya. So, balik po natin. So, ito kadalasan yung error natin, no? So, nawawala yung connection. So, ayan. Nagdalawa na yung ating SSID kasi yung isa, hindi natin natanggal yung password. So, balik po tayo dun sa 2.4, no? Tatanggalin lang po natin yung ano, yung password. Hindi kasi natin na i-click yung OK. Dito sa VLAN setup niya, so, leave blank ko na lang to. Kasi yung VLAN ko is nasa Microtech. Dito naman sa IP settings, depende na po sa inyo yan kung i-dynamic nyo or static. So sa akin, static ko na lang at saka yung gagamitin kong IP ay doon din sa kukuha sa ating piso Wi-Fi. 10.0.31.1110. So yung 2.4 ka kasi is 31.100 nag-start. So dito naman sa DNS, lagay lang natin yung Google DNS at saka yung secondary DNS. So, optional naman siya. At saka, i-click po natin yung save. Pagkatapos nyan ay magre-restart ulit yung ating antena. Kaya, madedisconnect naman po yung ating connection. The way, cellphone lang pala yung gamit ko. Hindi na po tayo nag-laptop para mas mabilis. So, dito sa Umada app, so, hindi po siya nakikita dito sa Umada app. So, i-test muna natin, no? So, ito nga pala yung aking setup, no? Ng aking piso Wi-Fi. So, naka-VLAN po yan. At saka yung ating AAP110, nakakabit pa rin. So, ito po siya. So, try natin na kumunik sa ating piso Wi-Fi. So, ayan.
iisang SSID lang po yan. So, speed test na po natin. So, yun lang po yung ating configuration. Yung model nga pala ng aking phone is LG V40. Mayroon po siyang 5 GHz na Wi-Fi, no, settings. So, pag connect kaagad yan, automatic na ipra-priority niya yung 5G. So, ayan, umaabot na siya ng mga 195. So, kanina mga below 100 lang. Tsaka yung upload niya, yan, pumapalo pa rin siya ng mga 200. So, ayan, isang SSID lang yung ginamit natin para isang ano lang, settings or ma-recognize kaagad ng ating system, no? So, check natin sa Umada. So, dito, hindi po siya nakita dito, no? Yung AAP110 lang yung na-recognize ni Umada app. So, kailangan natin na mag-static IP. So, static IP lang po tayo. Magsiset po tayo ng static IP sa ating phone. So, dito sa ating SSID, i-modify network lang po natin. Tsaka yung yan, ilagay natin sa static. So, yan, 10.0.31.112 at tsaka yung gateway ay yung kanyang IP na 1110. So, okay na po. So, sa browser, makikita po natin. So, na-detect siya ng ating browser, no? So, kapag mayroon po kayong changes sa ating settings, ay pwede po tayong mag-static IP para makakonnect po tayo dito sa kanyang control panel. So, ayan. At saka dito naman sa ating Umada app, oh, yan, dumagdag na siya. So, na-recognize na siya. Okay, mga Kapiso Wi-Fi, maraming salamat po sa inyong panood dito sa Lantau TV. Sana ay nakatulong itong video ito para sa pag-set up po ninyo ng AAP225. So, hanggang sa muli, i-click lang po. Bulul-bulul na ako. I-click nyo na lang yung subscribe. Salamat po. Bye!